Hello, hello mga girlfriends. Kumusta na po kayong lahat? Ngayong pong araw ay gagawa tayo ng mga dishes natin. Welcome po mga girlfriends sa ating channel. Welcome, welcome po. Luluto po tayo ng tatlong klaseng maulam. May isda po tayo, may chicken, may mga iba't ibang gulay. Ayan. So ang gagawin ko po ngayon sa fish ay fried fish lang po ito, pero gagawin ko siyang parang grilled fish, papalamanan ko siya. Maglalagay tayo ng asin. Lagay tayo ng asin. Tapos papalamanan po natin yung ating fried fish. Papalamanan po natin ng yung spring onions, onion at saka garlic. Parang yung style ng pag-iihaw ng isda. So ito naman po ay pritong isda. Ayan, may palamanan po siya. At saka palamanan po natin ng garlic, onion. Spring onion. Uy, ganyan. So, ayan, napalamanan na po natin lahat. At yung chicken ay gagawin natin adobo. At yung itong gulay ay magiging gulay Bisaya. So, tara na, fry na tayo. So, mother friends, start na po tayo ng frying fish. Mag-start na po tayo. Ito na po yung ating ang isda pong ito ay sa Bisaya po ay damkit po ang awag nito. Pero sa dito sa Katagalugan ay samaral po ang isda po. So, ayan po. Ayan po siya. So, pinanuhan ko na po siya. Pinalamanan ko na po. Pinapalaman po siya. So, ready to fry na po siya. Lagay na tayo ng mantika sa kaway. Thank you.
po sa tilapia, mga dear friends, ha? Ano po siya, samaral po or danggit sa Bisaya. Ginawa ko siyang, in-stock ko siya, pinalamanan ko siya ng spring onion, onions and garlic para yung aroma po niya ay manuot doon sa fish. Yung kanyang flavor ng mga sangkap or ingredients para po manuot sa fish. So, yun po yung kagandahan po doon sa merong twist sa fried fish nyo. Guys, nabaliktad na po natin. Naamoy ko na yung kanyang mabangong aroma. Yung mapinagsama-samang sangkap ng fried fish. Luto na yung ating fried fish. Ito na po yung ating pritong isda. So, yan po. Next po naman na dish is gulay. So, next na menu po ang gulay po natin. Dito yung gulay po. So, yan. Tayo na po natin kumulo yung tubig. Guys, kumulo na po yung ating tubig. Lagay na po natin yung ating gulay. Okra. Sunod sa okra, ilagay na po natin ang ating kalabasa. Pakuluin po po natin 5 minutes. Ilagay na po natin konting asin. Po tayo ng ating gulay. Susunod ko na po yung ating adobong manok. Sa gulay naman, ilagay na po natin yung ating alubati. Ito na po ang ating gulay Bisaya. Yummy shoes. So next naman po ay chicken adobo. Chicken adobo na maglalagay tayo ng laurel. Crack. Mm-hmm.
maglalagay tayo ng onion and garlic. Tayo ng suka sa chicken adobo. Toyo. Fried fish and fried danggit and then yung ating gulay. So, ayan pa lang po yung naluluto. Kamin na po yung chicken adobo. Ang kulo na po ang ating adobong chicken. So, hintayin lang po natin medyo kumunti yung kanyang sabaw. So, ayan na guys. Luto na po yung ating adobong chicken. So, ito po yung pang last na menu kanina po. Yung menu po natin kanina is bisayang gulay and then yung fried fish po na danggit. So, ngayon po, ang last po nating menu ay chicken adobo. So, tara na guys, let's eat na. See you guys. Thank you po for watching. God bless all.